Tell me your story. Tito, nag-start ako ng MMA kasi nung bata kami may laro na kaming ginabo. Tinatawag namin ginabo. Ibig sabihin nun? Grappling ito. Ginagawa namin sa grass, ganyan. Sa ano ito? Sa bengget? Sa bengget po. Okay. Tapos meron din kaming kinugtaran. Ibig sabihin, sipaan naman to. Pero laro na talaga namin to nung bata. Ng mga bata? Parang halika. Kasi meron din kami sa summer niyan eh. Mm-mm. Yung parang yung biruan lang, yung biruan lang na gano'n. Tapos ipipin ng isa ng matagal. Matagal. Ano yung hinahanap mo dito? Yung paa, take down. Take pero, down. Pwede rin sa ulo. Pero laro yan. Oh, laro namin. Nung mga panahon na yon, hindi mo pa alam na wrestling yon or takedown yon. Wala pa. Wala pa. Yung isa naman? Kinudtaran. Ano naman ang kinudtaran? Sinipaan. Parang sinipaan kami, meron tatalong kasipain mong ganyan. Okay. Ano yun? Influence ng mga pelikulang napapanood, napapanood sa... Parang tradition din sa amin, para pinamana lang sa amin. Pero syempre, nakikita rin namin nung nanonood kami ng mga Bruce Lee movies. Bruce Lee. No. Pero pag sinasabi mong tradition, tradition ito na self-defense sa inyo o tradition ito na laro? Traditional na laro. Ayun. Traditional na laro. I just wanted to make sure. Opa. So doon nag-umpisa ang lahat. And opa. Then? And then hanggang... Sa paglaki nung nasa high school ako, nanonood ako ng kickboxing kasi meron yung mga maraming mga pa-competition sa amin. Sabi ko, gusto kong minsan gusto ko ring maglaro ng ganyan, yung itataas yung kamay. Tapos meron akong kaibigan, yung pangalan niya Ryan Batinay. Tinawag niya ako na maglaro kami ng kickboxing. Doon ako nag-start. Tapos hanggang yun naglaro kami. Tapos nakikikumpit-kumpit na. Anong nagustuhan mo dun sa kickboxing? Sa kickboxing, yung siguro yung dala na rin nung meron kaming mga larong ginabo, kinudtaran. Ayun. You liked what you saw? Gusto mo yung kickboxing? Opo. Okay. Hindi ka natakot as a young boy? As a young man? Meron naman po, Tito, yung ninenervyos ka, pero hindi yung takot, ninenervyos lang na. Siyempre, okay. Normal naman kahit siguro sa anong laro, ganyan, ninenervyos. Pero na-excite yung gustong maglaro, ganyan. Kasi may choices ka dun, Mark. Eh. Pwede kang boxing, pwede kang judo. Mga usong-uso yun sa probinsya dati sa amin din. Pero bakit kickboxing? Kickboxing. Kasi yun yung nauna na maraming nagkukumpit doon sa amin. Okay, na nakita namin. I understand. Hanggang pumunta na yan yung nung pumunta ako ng college, gusto kong pumasok din sa taekwondo kasi may varsity doon ng taekwondo. Tapos dito, ayun, sabi ko may kakilala ako doon. Gusto kong mag-try out ng taekwondo. Pero isang purpose ko doon para malibre ng tuition. Oo. Naging scholar ako. Then, pumasok na ngayon. May dumating na martial arts naman, Chinese martial arts, wushu. Okay. Tapos nag-try out na ako ng wushu. Na-select ako na maging member ng Philippine team, wushu. Galing. So sa wushu ka, nanalo ng gold? Apo, Tito. Okay. Nung bumalik ako, napag-desisyonan naman ng national NSA ng wushu na magturo ako doon. So nagtuturo rin ako ng wushu yung mga varsities doon. Ayun, pagka-graduate ko, andun pa rin yung hungry. Gusto ko pa rin maglaro. Kasi habang nagtuturo ako, nasa aral, nakikicross-train din ako ng judo. Tapos jiu-jitsu. Tapos nung time na yun, sabi ko sa national, gusto kong maglaro. Kahit man lang sa Asian Games or ganito, sa world. Sabi nila, hindi na. Kasi marami na akong naibigay sa kanila sa national na mga naging member din ng Philippine team na naging estudyante ko. Nagtuturo. Na mga chinain mo. Opo. Gusto ko talagang maglaro. Eh, andyan na yung MMA sa Manila. Nakita ko, ay gusto kong maglaro doon. Kaya bumaba ako ng Manila. Nangutang ako ng pamasahe ko papunta Manila para maglaro lang. Then, ayun, na-qualify ako para maglaro. 2004, nag-champion ako ng bantamweight. So, paano na-form ang Lakay, ang Team Lakay? Na-form yung Team Lakay na noon yun nung nag-start na. Marami na kaming nakikikumpit dito sa mga national. Tapos sabi ko, kailangan na lang magkaroon tayo ng grupo. Yung pangalan ng team. Na okay. Nire-represent natin. Sa Baguio ito, di ba? Apo. So, nag-upo kami. Tapos, uso noon yung tawagan na Lakay doon. Sa literary, ibig sabihin matandang lalaki yon. Pero, yung tawagan noon na Lakay, ibig sabihin, brother. Right. Tall, parang ganyan. So, parang okay. Team ng mga magkakaibigan. Mataas ba ang bayad sa inyo? Depende po sa pangalan. Tsaka kung title holder ka,
kung yung sikat ka na. Sige, ganyan, mula sa mababa hanggang mataas, ibahagi mo nga sa amin kung ano ang mababa hanggang title holder ka na. Sa Pilipinas, siguro sa pro, mag-start ka dyan ng 10, sabi mo pataas na. $10,000. $10,000 hanggang sa pataas. Depende sa pangalan. Oo, ang pinakamataas halimbawa will be in the range of? Oh, siguro na sa 100 ganyan. $100,000. Ang rear naked choke, ginagawa ito sa likod. Kaya sinasabi ng rare. Ah, sa likod. Nakatalikod ako. Tapos dito tayo, opponent, coach. Yung opponent. Dandaan ka sa akin ha, kasi professional ako. Sa okay. Opponent, pwedeng nakadapa, nakahiga, or nakatayo. O nakatayo na lang. O nakanil na lang. Para hindi, ah, nakanil. Yes, dito. Diyos ko, tapos, Panginoon. Okay. Tapos, tinakedown kita. Pwede okay. Kong kinontrol yung kamay mo dito. Ibinaba ka ng ganyan. Okay, dahan-dahan lang dyan. Ha. Okay. So, nandito na ako. Opo. Tapos, ayun na. Doon ko ilalagay yung kamay dito. Sa neck. Ah. Ayan. Sa neck. And then? Sa neck. Kaya tinatawag ni rear. Kasi rear. Nasa likod ka. Ako. And then? Tapos, pwede kong i-hook yung paa ko dito or ganyan. Tapos, dito. Ilalagay ko dito sa may bandang bicep. Okay. Bicep. Grabe to. Oo, tapos? Ilalagay ko sa back itong isa. Oh my God. Then, i-squeeze ko yan. Using yung chest ko forward. Pero alam mo, hindi ganyan kadali. Kasi nakikita ko yan. Ito naman, laban to ng laban. Kung anong pinaggagawa nito, di ba? Pero yung ganyan, wala ng power yan. Ah, wala na. Okay. Ako naman, I just want to tell the audience na bago mo ako madala sa posisyon na ito at bago mo ako rear naked choke, hindi ganun kadali. Kasi hindi naman ito... Lalaban naman to bago, di ba? May mga technique para paano kita iti-take down ng ganyan. Correct. Oh, yung sinabi so, mo nga. From position, punta ako sa side. Dandahanin mo nga lang kung paano mo ko dadalhin doon, halimbawa. Kasi nandito tayo eh. Sakali, nag-attempt ako dyan, bababa ka ng konti. Siyempre, depensa ako. Pupunta ako dito sa likod. Okay. Tatago ko to, tapos idadrive kita doon sa baba. Ah, okay. Pag-drive... Ibablock ko tong paa mo dito, tapos idrive. Grabe, oh. So, sige, luhod na ho. First runner-up na lang ho ako. Hirap naman ang pinaggagawa. Wow. Okay. Ayun. So that's called the rear naked choke.